Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Osolano. Taong 1971, Bayog, Zamboanga del Sur. Mag-iilang taon nang manggagawa ng mga imprastruktura itong si Osolano. Ang kanilang trabaho nakadepende sa kontrata ng kanilang kumpanya. Halos tsambahan na lang talaga noon kung magkaroon sila ng trabaho sa mga lugar na malapit sa pinagtitirhan nila. Mahirap man ang ganoong buhay, hindi maipagkakaila ni Osolano na sanay na siya sa ganun. Bukod kasi sa wala naman siyang pamilyang nililingon, tanging mga magulang na lang din niya ang sinusuportahan niya. Yung mga kapatid niya kasi, may kanya-kanya ng pamilya. Di naman yun ang hihingi ng pera, lalo pat magaganda din naman ang trabaho nito. Mahirap mang sabihin pero, sa kanilang lima, si Osolano lang ang masasabing pinagkaita ng tadhana. Maliban kasi sa kanya, lahat ng kanyang mga kapatid nakapagtapos sa pag-aaral. Siya lang ang katangi-tangi dahil na rin sa mga bisyo niya sa buhay. Gayunpaman sa kabila ng yan, walang naging pagsisisi itong si Osolano. Naniniwala siya, hindi na niya mababago ang nakaraan, kaya mas mainam na pagtuunan na lamang ang pangkasalukuyan. Kahit aminado siyang nararamdaman niya ang epekto sa kanyang mga naging kapabayaan, taas noon naman niya itong hinaharap. Di man kasi sa pagmamayabang pero may mga natatagong talento din itong si Osolano. Matibay din ang kanyang katawan, kaya kahit pangkaraniwang manggagawa lamang siya, kaya niyang makipagsabayan. Ayon sa kanya, kalimitan sa kanilang mga ginagawa noon ay mga kalsada at mga gusaling ipinapatayo ng gobyerno. Sa mga unang taon din niyang trabaho, wala rin siyang nakitang kakaiba o hindi kaaya-aya, kaya nung napalayo na siya sa lugar nila, tinuloy-tuloy na niya. Ang kaso lang, nang mapadpad sila sa Bayog, doon na nagsimulang magbago ang mga pangyayari. Unang apak pa lang kasi nila rito, marami na ang sumita sa kanilang mga ginagawa. Ang ayaw kasi noon ng mga taga roon ay ang paggawa nila ng daan patungo sa mga liblib na lugar ng bayan. Eh hindi naman nila ito pwede itigil. Gawa ng yon ang utos ng nakakataas. Kung isipin nga, mas pabor yon sa mga mayayaman dahil wala na silang aalalahanin pa kapag may mga pupuntahan sila. Sa loob ng ilang araw nilang pag-aayos ng kalsada, may mga napansin silang mangilan-ngilang magsasaka na umaaligid sa mga kubong tinutuluyan nila. Noong una, inakala nilang nagkataon lang ang lahat ng yon, pero dumating ang isang araw, kinumpronta na sila nito. Sa abot ng pagkakatanda ni Osolano, kakatapos lang nila noon sa trabaho, nang masipat nila ang anim kataong bigla na lang pumasok sa mga barong-barong nilang nasa gilid lang ng daan. Bit-bit ang kanilang mga talibong. Walang takot sila nitong kinumpronta, dahilan para kaharapin yon ang mahinahon nang nagmamando sa kanila. Pagharap naman ng mga panauhin, una nitong inilahad, itigil na nila ang kanilang ginagawa. Dagdag pa nito na, kung patuloy silang magpupumilit, maaaring hindi na sila makapagtimpi pa sa kanilang mga gagawin. Matapos naman yung mailahad ng mga sumugod na panauhin, wala namang nagawa ang nagmamando sa kanila, kundi paliwanagan ang mga ito. Pasensya na ho kayo, pero hindi ho yan maaari. Kagustuhan ito ng gobyerno. Kung ayaw nyo itong ipagpatuloy, sa kanila kayo mag-abiso. Kami ho, mga manggagawa lang. Matitiis nyo ho bang paslangin kami? Gayong nagtatrabaho lang kami para sa aming mga mahal sa buhay? Kung sa akin lang,
Wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa namin. Mas pabor pa nga ito sa inyo. Dahil itong baku-baku niyong daan, matyaga naming sinisimento. Pagdadahilan ng kanyang amo. Nang marinig naman yon ang lalaking namumuno rin sa grupo, bigla naman itong itinarak sa lupa ang hawak nitong talibong, sabay sagot dito ng, "Hindi niyo alam kung anong ginagambala niyo rito sa lugar na to. Oh, nagtatrabaho kayo para sa inyong pamilya. At kami naman ginagawa namin to para mailigtas ang aming pamilya. Patas lang yun kung iisipin. Kaya huwag mong palabasin na parang kami ang may mali." Kasabay ng pagwika ng lalaki, ay ang pagbigay naman ito sa kanila ng araw ng kanilang pag-alis. Iniutos din ito na iwanan nila ang gamit na kanilang dinala sa lugar na yon, nang sa gayoy makaalis sila sa lalong madaling panahon. Mariin din itong inilahad na kapag tumagal pa sila sa lugar, hindi lang mga tao ang makakalaban nila. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman yung umalis. Di pa nakontentong mga ito, pinagsisirapan nito ang iilan nilang mga gamit na siya namang hindi na nila pinansin. Nang makalayo na ang mga panauhin, agad naman siyang tinawag ng nagmamando sa kanila para utusan sa barangay. Ang nais kasi nitong mangyari, ipaalam ang mga kaganapan nang sa gayoy kung may mangyari man sa kanilang masama, alam ng mga ito kung sino ang mga taong una nilang pupuntahan. Nang marinig naman yon ni Osolano, dali-dali naman siya roong pumunta para isiwalat ang mga nangyari. Akala niya makakauwi siya kaagad pero dahil sa bigat ng mga paratang, nagdesisyon ng pamahalaan na pagharapin sila upang magkausap. Gusto lang sana kasi nitong linawi ng mga bantang binitawan niya, nang sa gayoy maging patas naman ito sa kabilang panig. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang dumalo sa mga taong ng gulo. Di na rin yung sinubukan pang puntahan ng barangay, gawa ng ayon sa mga ito, naninirahan yun sa mga lugar na talamak ang mga namamatay. Aminado rin yung hindi nila mapapasok ang lugar na yon dahil sa mga kakaibang tao doong naninirahan. Matapos naman itong mailahad ng punong barangay, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang seryosong nagtatanong. "Naniniwala ka ba sa mga aswang? Hindi sa tinatakot kita, pero sa lugar kung saan kayo ngayon nagtatrabaho, napakarami niyan. Mag-iingat kayo. Abisuhan mo rin ang iyong mga kasama." Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman mawari ni Osolano ang kanyang isasagot. Ilang minuto rin siya noong natigilan hanggang sa napilitan na siyang bumalik sa kanilang pinagtitirahan. Pagdating niya noon, unang nakisuyo sa kanya ay yung mga malapit niyang kaibigan. Marami ang nagtanong pero ni isa sa mga ito, hindi niya muna sinagutan hanggat hindi pa dumarating ang nagmamando sa kanilang grupo. Pagkaraan pa ng ilang minutong paghihintay, dumating yun kasama nung nagpaplano sa paggawa ng kalsada. Nang magkaharap na sila, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mga aswang na naninirahan sa lugar na yon. Dahil dito, imbis na makinig ang mga kasama niya, tumawa lang naman ang mga ito. Pagmamayabang pa nang nagmamando sa kanila, kwentong pambata lamang ang istoryang may kaugnayan sa mga aswang. Yun ang akala nila. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang naghahaponan ng kanilang grupo, napansin naman nilang napakaligalig ng mga ibon sa paligid. Bukod kasi sa panayang pagliparan ng mga ito, walang patid din yon sa paghuni na animoy may paparating na bagyo. Siyempre dahil sa wala naman silang kaide-ideya kung ano ang nangyayari, hinayaan lang nila. Lumipas pa ang ilang oras,
Nagpahinga na ang grupo. Nga pala, pinuno, nasa humigit 14 katao sila roon. Isa ang nagmamando, 2 namamahala, tapos yung natira mga katulad niyang manggagawa. Gayunpaman, sa kabila ng maliit nilang bilang, nagagawa naman nila ng maayos ang kanilang trabaho. Yun nga lang, hindi nila maipagkakailang may katagalan ito. Sa paglalim pa ng gabi, nasa kasagsagan na nga ng pagtulog itong si Osolano. Tahimik na rin noon ang lahat, kaya inakala niyang isa lang naman yung pangkaraniwang gabi para sa kanila. Ang kaso lang pagtungtong ng 11, may mga narinig siyang kaluskos sa labas ng barong-barong kasabay ng pagwika ng iilang mga tao na may malalalim na boses. Kung hindi siya nagkakamali, hinahanap ng mga ito yung nagsumbong sa barangay. Dala naman ang kanyang pagkagulat, dali-dali naman siyang napaupo, sabay silay sa labas ng kubo. Akala niya ang mga panauhing yon ang nagwala sa kanila noong hapon. Pero pagsilay niya malapit sa kalsadang ginagawa nila, doon niya nakita ang nasa humigit 4 na gumagapang sa lupa. Mahaba ang nguso nito, tapos may mga nakausli yung hindi mabilang na mga pangil. Wala na rin itong buhok sa ulo, tapos meron itong lumuluwang malalaking mga mata. Unang sipat nga doon ni Osolano, inakala niyang mga hayop ang nilalang na yon, pero sa katagalan, doon niya napansin ang pagkakaroon nito ng wangis na may hahalin tulad mo sa isang pangkaraniwang tao. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang napakubli sa pinagsisilipan niya. Hindi naglaon, dahan-dahan naman niyang kinalabit ang kanyang mga kasama at nung magising na ang mga ito, agad niya rin tong sinenyasan papalapit para ipakita ang mga nilalang na nakita niya. Subalit dahil sa ingay nung 2 nagising, bago pa man sila makasilip sa siwang, nagsikublian na ang mga ito. Dala naman ang pagkairita nung 2 tinaga niya, bigla naman siya nitong binatukan sa ulo, sabay wika sa kanya ang isa sa mga ito nang, "Sira ulo ka talaga, Osolano. Ganda-ganda ng tulog ko, sinira mo. Bukas kapag inulit mo pa yan, humanap ka na ng ibang matutuluyan. Baka hindi na ako makapagtimpi sa'yo rito at matuluyan kita." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang tumaas ang kanyang dugo. Gawa nang, alam niya noon sa kanyang sarili na wala siyang ibang hangad kundi ang ipasilay sa kanyang mga kaibigan ang mga nilalang na kanyang nakita. Pagtayo naman niya, agad naman niya itong inambahan ng suntok, dahilan para magkagulo sila. Makalipas pa ang ilang minuto, sa tulong ng mga kasama nila, agad naman itong naagapan ang kanilang ginagawa. Sa halip di na doon pa matulog ang kasama niyang yon, lumipat na lamang ito sa ibang barong-barong para ipagpatuloy ang pamamahinga nito sa kasagsaga ng gabi. Matapos ang mga pangyayari, nakatanggap sila sa nagmamando na isang babala ukol sa kanilang ginawa. Inihayag din ito ang pagkampe sa panig ni Osolano sa kadahilan ng nakita nito na hindi naman siya ang nagsimula ng gulo. Hindi naglaon, nang tumahimik na ang lahat, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pamamahinga. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi pa man siya nagigising, nagimbal na ang grupo nila ng isang pangyayaring unang beses lang sa kanilang maganap. Dala naman ang matinding sigaw ng iilan, nagising na rin siya kung saan paglabas niya bumungad sa kanya ang isang taong nakatakip ng kumot. Akala niya kung ano lang ito, kaya nung nakalapit na siya, dahan-dahan niya itong sinilip. Pagsilay naman niya sa ilalim ng kumot, tumambad sa kanya yung kaaway niya na isa ng malamig na bangkay.
sa estado ng labi nito, parang hayop yung walang patid na sinaktan sa katawan. Ayon pa sa kanya na, maliban sa mahabang sugat nito sa puwak, kapansin-pansin din ang wakwak nitong dibdib. Nawawala rin ang kaliwang binti nito na ayon sa kanyang mga kasama, maaaring nilapa ng mga galang hayop sa lugar nila. Matapos naman nila itong masaksihan, sakto naman ang pagdating ng barangay. Kagaya ng inaasahan, tinawag nito ang mga panauhin na nakigulo sa kanila noong nagdaang araw. Sumunod naman yon sa apila ng punong barangay, pero nung magkaharap na sila, napansin niyang wala rin itong kaalam-alam ukol sa mga nangyayari. Sa halip na magpang-abot pa sila kung saan-saan, nagdesisyon silang ayusin na lamang ito, lalo pat wala namang testigo o nakitang ebidensya. Pagkatapos naman ng pag-uusap nila sa barangay, muli na namang nabanggit sa kanila ng mga ito ang tungkol sa pugad ng mga aswang malapit sa lugar kung saan sila nagsesemento. Pagtatapat ng lalaki na marahil kaya namatay yung kasama nila ay dahil sa nais ng mga nilalang na yon na iparamdam ang kanilang matinding pagtutol. Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ihanda niyo ang sarili niyo dahil sa pagkakataong ito, sila na nagambala ninyo. Di kayo naniniwala? Tingnan na lang natin. Wika ng lalaki bago yun umalis ng barangay. Matapos naman yung marinig ng nagmamando sa kanila, minabuti naman itong wag na yung pansinin. Kung sakali kasing sagutin pa nila ito, maaaring lumawak pa ang hindi nila pagkakaunawaan. Hindi naglaon, nang makabalik na sila sa kanilang mga tinutuluyan, minabuti naman nilang magpahinga habang pinaglalamayan ang bangkay ng kanilang kasama. Inabisuhan na rin nila ang mga mahal nito sa buhay, kaya inaasahan nilang darating ang mga ito pagkaraan ng 3 araw. Kinahapunan, habang wala silang ginagawa, nagpa siya itong si Osolano na maglakad-lakad. Bago siya umalis, nagpaalam din siya ng maayos sa mga nakakataas sa kanila upang hindi siya nito hanapin kung sakali mang may kailangan ito sa kanya. Kasama ang 3 niyang malapit na kaibigan, tinahak nila ang unahang bahagi ng lugar para patunayan yung sinabi ng lalaking nakausap niya. Bagaman hindi siya sigurado kung ano ang kanilang madadatnan, nasisiguro niyang totoo ang lahat ng bagay na ibinahagi nito. Sa kanilang paglalakad, panay naman ang pakikipag-usap ng kanyang ama ukol sa plano niya. Bukod kasi sa malayo na sila sa kuwartel, medyo nababahala na rin ang mga ito, lalo pat yon ang kasalukuyang dinaraanan nila. Nang marinig naman ni Osolano ang sinabi nito, tumawa lang naman siya habang sumasagot dito nang, "Napaka matatakutin mo talaga. Huwag kang mag-alala. Kapag dehado tayo, alis din tayo kaagad. Ganito kasi yan. May mga bagay lang akong gustong patunayan. Sige na, sumunod ka na lang. Pagbigyan mo na ako ngayon. Pangako, pagbalik natin, bibilhan kita ng maiinom. Wala namang buhos bukas, di ba? O sige, sagot ko na ang gabing to." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, imbis na tumutol pa ito, wala na yung nagawa kundi ang sumunod. Makalipas pa ang ilang minuto, may nasipat na silang arko na nagdudugtong patungo sa isang lumang baryo. Sa itaas ng arkong yon, may nasipat siyang mga katagang hindi niya maintindihan. Finit hic deo? Ano kayang ibig sabihin nito? Wika ni Osolano sa kanyang sarili. Matapos naman niya itong mabasa, nagpatuloy lang naman sila hanggang sa bumungad sa kanila ang sentro ng lumang baryo
kung saan talamak ang pagpapalitan ng mga itim na baboy. Hindi niya mawari kung para saan ito, pero base sa mga sasakyang nakikita nila, isa yung malaking sauda ng hayop. Takang-taka naman noon si Osolano, gawa ng sa halos ilang linggo nila doong pananatili, wala silang nakikitang sasakyang dumaraan. Isipin ninyo, napakasukal ng daang sinisimento nila at sa estado nito maliban sa kangga, wala na raong ibang makakapasok. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, napansin naman nilang paisa-isa ng tumitingin ang mga taong abala sa pagbebenta. Itinigil na rin ng mga ito ang kalakarang ginagawa nila na parabang nagambala yon buhat sa kanilang pagdating. Maya-maya pa, may lumapit sa kanilang isang matangkad na lalaki na may hawak-hawak na kutsilyo. Balot din ng dugo ang katawan nito, kaya inakala nilang mangangatayo ng hayop. Ang kaso lang, pagtanong naman dito ng kanyang kasama, laking gulat na lamang nilang dalawa nang bigla itong undayan ng saksak ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, nagtamuyo ng walong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isa sa ulo, dalawa sa puwak, tapos lima sa dibdib. Mabilis naman yung ikinamatay ng kanyang kasama, kaya imbis na makipagtalo pa, wala na silang nagawa kundi ang tumakbo. Habang mabilis nilang binabagtas ang daan, nakarinig sila ng iba't ibang uri ng sigaw na nagbigay takot sa buo nilang katawan. Ramdam din nila ang pagsunod ng mga nilalang sa baryo, kaya imbis na lumingon, itinuon nila ang kanilang mga atensyon sa pagtakbo papalayo. Yun nga lang, bago pa man sila makalagpas ng arko, natisod ang kasama niya, dahilan para bumagsak yon sa lupa. Akmang babalikan niya pa sana ito, ang kaso lang paglingon niya sa kinaroroonan ng kaibigan niya, nasipat niya itong hawak-hawak na ng matangkad na lalaki. Walang awa itong ginilita ng leeg, kaya kahit masakit sa kanyang loob, pinili niya yung iwan. Paglabas naman niya sa arko, laking gulat na lamang niya nang hilahin siya ng dalawang lalaki patungo sa gilid nito. Pagsilay naman niya sa mga taong yon, tumambad sa kanya yung mga panauhing nagbigay ng babala sa kanila. Akmang tatanungin niya pa sana ang mga ito, pero dahil sa nagmamadali sila, pinili na lamang niya doong sumunod. Hindi naglaon nang marating nila ang isang liblib na kakahuyan, pansamantala naman sila doong nagpahinga. Habang nakaupo sila sa tabi ng mga puno, mayat maya naman ang kanyang pagtanong ukol sa dalawa niyang kaibigang na iwan. Nang marinig naman ito ng mga panauhin, mariin naman itong inilahad na magsisilbi na yung pagkain ng mga aswang. Pagtatapat pa nito na, hindi magtatagal, ganun ang mangyayari sa mga manggagawang kasama niya. Wala ka nang magagawa. Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa amin. Papasapit na ang gabi, oh. Sigurado kaming nabulabog na ang kanilang lahi. Iisang lugar lang ang kanilang pupuntahan. At yun ay walang iba, kundi sa tinutuluyan ng inyong mga kasama. Pasensya ka na, pero wala na kaming magagawa. Ilang beses na namin kayong binalaan, eh. Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayong nalaman mo na ang lahat, huli na para sa pagsisisi. Wika ng isa sa mga ito. Matapos naman itong makapagsalita, muli silang umusad hanggang sa marating nila ang isang nayon malapit sa paana ng bundok. Sa kanilang paglalakad, nabanggit naman ang mga ito na maliban sa kanila wala nang makakatunog sa pangyayaring yon. Lahat ng mamamatay noong mismong gabi, magkakaroon ng wangis upang hindi magimbal ang mga taong naninirahan malapit dito. Ganon ang kadalasang ginagawa ng mga nilalang na yon sa oras na pumapatay ito ng malaking grupo. Dagdag pa nito na, ang mga baboy na kanilang nakita ay mga aswang din na ipinapadala
sa iba't ibang lugar. Sa paraan kasing yun, napapalaganap nila ng husto ang kanilang uri para makasakop ng malalawak na lupain. Nabanggit din sa kanya nung lalaki na kabilang ang tribo nila sa mga taong naglalakas loob na pumuksa sa mga nilalang na yon. Nang marinig naman ni Osolano ang tungkol dito, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Sa loob kasi ng napakaikling panahon, pakiramdam niya na mulat ang kaisipan niya sa mundo ng hiwaga. Isang oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, narating na nga nila ang tribo nito. Pagpasok nila sa loob, agad namang bumungad sa kanila ang mga bantay ng nayon na walang patid sa paglilibot, umaraw man o gumabi. Yun lang kasi ang kanilang pamamaraan upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang lugar. Pagdating naman nila sa isang kubo, agad naman sila doong pumasok kung saan doon niya nakita ang isang lalaki na itinuturing na pinuno nung mga taong nagligtas sa kanya. Dahil sa masyadong pangkatutubo ang salita nito, hindi naman niya yun gaanong maunawaan. Ang ginawa niya, tumango lang naman siya, kahit na wala naman siyang kaide-ideya kung anong pinagsasasabi nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na ang lalaking yon ang nag-iisang manggagamot sa nayon. Dalubhasa rin ito sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban at hindi maipagkakailang ipinagmamalaki yon ng mga taga roon. Pagtatapat pa nung nagligtas sa kanya na kung nagkataong wala sa kanilang lugar ang matanda, paniguradong sasalakayin din sila ng lahi ng mga aswang na pumatay sa kaibigan niya. Pagkaraan pa ng ilang oras, unti-unti na ngang lumalim ang gabi kung saan doon niya nakita yung mga katutubong kahit gabi na nagtutulungan pa rin para proteksyonan ang lugar nila. Upang maitaboy naman ang masasamang puwersa, sinisigurado nilang may mga nakapaligid na nagsisilakihang siga sa kanilang lupain. Armado rin ang mga nagbabantay ng malalakas na uri ng armas na kalimitan namang kinakatakutan ng mga aswang. Pagtungtong naman ng alas 9 ng gabi, bigla namang nagising ang mga tao sa nayon nang marinig nito ang malakas na tunog ng tambuli. Dala ng kanilang pag-aalala ukol sa mga nangyayari, agad naman silang lumabas bit-bit ang kanilang armas. Si Osolano naman, sumunod na rin sa taong nagpatuloy sa kanya para magmasid at tumulong kung yon ay kinakailangan. Pagdating naman nila sa labas ng bakuran ng bahay, bumungad sa kanila ang isang lalaki na may hila-hilang nilalang na napulupunta ng lubid sa buong katawan. Ayon dito, aswang yon na napadpad sa likod ng kanilang nayon, kaya hindi na sila nag-atubiling dakpin ito. Maya-maya pa, pagdating naman ng matandang manggagamot, nasipat naman niyang dumukutyo ng punyal, sabay dahan-dahan yung itinarak sa dibdib kung saan naroon ang puso ng nilalang. Segundo lang ang naging pagitan noon nang bumagsak yon sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagkamatay naman ito, inabisuhan sila nitong magdoble ingat gawa ng mataas ang posibilidad na sumugod ang mga ito sa kanilang lugar. Inaasahan naman nila yon, lalo pat hawak nila ang kahuli-hulihang nakaligtas sa grupo ng mga manggagawa. Mariin din itong inilahad, kailangan nila itong mailayo sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bumaba ng bundok si Osolano kasama ng mga lalaking nagligtas sa buhay niya. Pagdaan naman nila sa kuwartel ng kanyang mga kasama, napansin naman niyang naroon pa ang mga ito, pero sa hindi malamang dahilan, parang hindi na siya nito kilala. Tulala na rin yung nagtatrabaho na parang pilit lang itong umaakto ng normal. Kahit takot na noon si Osolano,
pinagpipilit pa rin niyang pinasok ang tinutuluyan niyang barong-barong para kunin ang salapi at mga naiwan niyang gamit. Matapos nun, mabilis naman siyang umalis para bumalik na sa lugar ng mga magulang niya. Awa naman ng Diyos, ligtas siyang nakauwi at magpahanggang sa ngayon, nananatiling sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong minsan siyang nagtrabaho sa Bayog, Zamboanga. Okay. Opinyo ko sa kwento. Alam nyo, ito yung mga klase ng kwento na talagang mapapaisip ka na bakit kaya sa ibang lugar hindi pa ganun kaganda yung kalsada. Diba? Kahit ngayon pang kasalukuyang panahon na to, napakarami niyan. Well, isa na sa pinakadahilan dyan, hindi abot ng mga truck na magdi-deliver ng panggawa ng kalsada, diba? Pero ako, pakiramdam ko, isa sa mga dahilan yung ganito. Hindi naman sinabi kung anong dahilan kung bakit ayaw ipagawa ng mga aswang yung kalsada. Ang sabi, merong maaapektuhan sa kanila, siguro yung pinangangalagaan nilang kalikasan, o yung mga engkantong nagbibigay sa kanila ng mga pangangailangan nila. Kasi once na gumawa ka ng kalsada, marami kang kailangan sirain. Diba? Siguro, yung mga nakatira doon, yan yung pinaka-iniisip na kapag nagtuloy-tuloy yung paggawa ng mga to, maraming mamamatay na mga engkantong kaibigan nila. So, ang mangyayari, mababawasan yung supply o kung ano man yung naibibigay ng mga engkantong yun. So, para matigil, nagtutulong-tulong tong isang buong nayon o barangay na to para pigilan yung paggawa ng kalsada. Na sa tingin ko, hanggang sa ngayong panahong to, nangyayari pa rin. Diba? Pagpalagay mo ng hindi mga aswang, yung mga aksidente na hindi naman maipaliwanag kung ano. Kung ano naging sanhi, kung bakit na aksidente yung mga nagtatrabaho lang. Ang pinakakawawa rito, syempre, yung mga empleyado. Kasi inutusan lang naman sila, tapos ending, mamamatay pa. So para sa akin, tong kwento na to, napakalungkot. Kasi maraming namatay. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.